Radiant Team Ben. Dire Team Ben. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Ben. Dire Team Pick. Radiant Team Pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Pick. Dusk. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ben. Radiant Team Ben. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
Nakalimutan din. Yun! Natana tayo. Game number 2 na nga mga sir. Welcome back. Welcome back. And again, Rampage Series Season 11. O nga, no? The Sterling Global Dragons versus Neon. And Rubik Center nga. 2 picks sila dito. Sterling Global Dragons naman. Tuskar Bat Rider. Yes. So, Neon naman ang magro-Rubik Center. Oo. And itong SGT nag-Bat Rider Tuskar. Alam naman natin itong post-for ng Tuskar. Napakaganda. In the early end, ang Bat Rider, kaya niyang i-delay ang katapat. Kahit sino man yan. Diba? Oo. Lalo na pag strength hero or melee. Melee type, no? Kakainin ka niya ng buhay sa lane. Tapos wala ka pang kasama na support. Patay. Stigan pa, man. No? Talagang namboboset. Papalangkiting ka ni Bat Rider. And ito na nga. Fifth ban will be the Kungka ni Mark. And napansin ko dito yung ban dito ng Neon Esports Timber. So binan nila yung sarili nilang hero. Ni Rafi, di ba? And so ano naman, SGD Magnus first ban. Kasi napaka-impactful niyang Magnus. Di nga siya na-nerf last patch. Oo. Same pa rin. Same pa rin po ang Magnus. Yes, and support. Ay, Morphling. Morphling ni Palos. Oo. Nilabas na. Ngayon, esports man, pwede silang mag-pick ng mga may silence. Or... Oh, pwede. Tingnan natin. Mga Grimstroke. Ay, wala na pala. Grimstroke. Yan pa naman yung counter sa Morphling. 10 seconds remaining. Si Mark Mako Ayona. Tama ba? Sup daw. Sup din sa'yo, pre. What's up? So, third pick na Neon Esports. Sino kaya ang kanilang pick dito? Nyx. Boss for Nyx. Maganda din against Morphling. Because of the mana burn. Yes. And yung ano, Vendetta, di ba? Pwedeng mag-ano, ikot-ikot sa map. Easy kill tong Morphling if ever. Pag naka-agility type siya. Oo. Yung Vendetta pa naman, no? Tapos Dagon type pa yung Nyx, no? Patay. Burst talaga yung Morphling. So, tingin mo ba offlane Nyx to or position 4? Tingin ko post 4. Tingin mo post 4. Kasi si Yaha. Si Rappi, di ba nakikita na natin yung ano niya? Centaur. Tama. So, third pick naman na Sterling Global Dragons nga. Meron silang pang pick off na Bat Rider. Oo. And also Tuskar na sobrang ganda na position 4 ngayong meta. Pero na-nerf na tong Tuskar, di ba? Nabawasan na yung sa tag team niya. Nadagdagan yung cooldown. Oo. So, wala yun. Ganda na supports dito ng Sterling Global Dragons, ha? Oo nga. Meron silang lockdown, meron silang enough damage. To kahit itong dalawa lang to nang magsama, eh. Tuskar and Lion, makapatay sila around the map, eh. Diba? Fourth pick naman na Neon, sino kaya? Shout out sa inyong lahat. Good afternoon po. Remaining. And again, mamaya na yung community league natin. So, abangan nyo lahat. And sila, Boss Alo and Kuya Nick and McKay. Sarap ang magkakas niyan. Pero ito na nga, Outworld Devourer for the side of Neon Esports. Maganda din against Morphling. Oo, and nakita natin yan sa Chongqing Major, diba? Si Sumail. Darag, no? Sobrang unstoppable ng OD niya. Oh. And nasa meta nga siya. Sumail. Pero na-nerf din ng konti ito, diba? Sanity Eclipse. Ninerf. Yung Sanity Eclipse lang naman. Ninerf yung Sanity Eclipse. So, nasa play pa rin yan ng player. Oo naman. I think kaya naman ni Mark yan. Ban nga dito. Uy, Slark yung binan. Medyo mainit.
Slark nga. And Huskar naman, yung last band ng Neon Esports. Oh. Sino nagsabi? Ah, si Bosalo. Oh. Masakit ba? Oh, hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Oh. Pero okay lang naman. Carry lang. Minum ka na ba ng gamot? Yes. Thanks. Ayan. So, Fitpick naman, nakakatawa. Ang daming concern na mga nanonood sa atin. Nakakatawa. Nakakataba na puso. Maraming salamat sa mga concern at sa mga inspirational message. Weaver naman. Yung talagang ano, pwede sila mag-slardar dito, ha? Oh, slardar. Slardar. Available pa. Ganda na slardar pick dito against sa Neon Esports. I knew it daw. Pwede na lang ilagay yung morphling sa carry, but rider mid tapos slardar, pero pack. Yung pick nila dito, mid pack ni Nasjo. So ikaw, based on the picks, kanino ka dito? I think sa SGD. Kasi may Batrider sala dito and Tuskar. Ako naman, I think Neon Esports. Pero meron nga, meron naman silang panghuli. Pero kailangan pa nilang ng mga madami-madami sa entry wards . Para ma-counter tong side ng Neon. And yung the fact na bibili ng entry wards, mababawasan yung net worth mo. Yes. Sa Skrull and Weaver. Ang ganda kasi niyan . Di ba? Maganda talaga to. Dahil hindi mo agad-agad mapapatay sa lane. Pero may Lion naman dito yung SGD na pwedeng ma-lockdown, ma-chain stun itong Weaver . If nagkataon. Meron pa silang Tuskar. So, yun yung maganda dito sa Sterling Global Dragons. Yes, and yung Lion kasi para siyang, di ba, yung Shaman. So, double ang stun na meron siya or disable. So, napaka-useful ng Lion. Mabilis yung power spike niya. Yes. Level 3 pa lang. Oo nga. And yung mana drain, di ba? Hindi yung maganda dito sa laning para sa Lion. And yung burst damage, di ba? Finger of Death. Talaga malambot lang yan. Si Weaver, no? Pwede niyang mapatay ng kahit siya lang mag-isa. Yes. So, vision lang ang kailangan nila dito. So, let's see mga sir. SGD nga. Medyo nabigyan sila ng first game natin. Tignan natin kung makabawi ba sila ngayon. Game na tayo mga sir. So, for the side of SGD. Okay. So, si Ron sa Lion. Nasjo sa Pak. Si Yaha ang magbat rider, si Palo sa kanyang Morphling, and si Jules sa Tuskar. And sa side naman ng Neon Esports, play hard sa kanyang Rubik, Mark on the Outworld Devourer, Rappi naman yung Centaur, si Skadelicious yung Weaver, and si Abeng sa kanyang Nyx Assassin. Yes. So, Trilene naman yata gagawin dito ng Neon Esports against sa dual lane nitong SGD, Palos, and Anastasia, si Ron. Uy, dinadarag na agad dito ng Neon. Grabe yung movements ng Neon dito. Si Palos, kailangan mag-ingat. So, itong Morphling na to, gusto nilang ma-shutdown . No? Si Palos talaga. So, Rappi nga will be the centerware runner dyan. And si Abeng naman. So, position 5 na next assassin, no? So, what? Uy, mukhang 3-4-1, ha? 3-4-1 nga yung mangyayari na bounty runes dito. Neon Esports. Medyo nakalamang sala dun. Ganda na ginawa nila dun, ha? Trilene bottom. I mean, yung nagtatlo sila dun para dragon. Oo. Boss Kyle, malapit ka na din mawalan ng leeg. Oo nga . Puro kasi ano dito, pizza. Sarap ng ano dito, mga foods. Pero ayun na nga. Mid lane natin, Nasjo versus Mark, Pac versus OD. Sino ay makakalamang? Tingin mo, Lai? Sa mid matchup natin. Tingin ko sa pang-spam kasi itong si Nasjo .
Pero Mark, siguro mga level 4. Uy, grabe naman si Nasjo dito. Muntik na mamatay yung mano. Oo. And si Abing naman, medyo delegado din because of the sticky napalm. Talaga mahirapan dito si Skadelicious sa taas. Ayan nga. Grabe, ang hirap lumingin dyan. And 2-1-2 pa nga sila dyan. Jules and Yaha. Dito sa top lane. Ayan na nga yung tag team. Medyo makatay si Abing. Delegado. Uy, pero Impil magkukunik. Oh, so, binabalik lang yung harassment kay Jules. And napansin ko kay Skadelicious, ano ha? Medyo nag-range carry na siya ngayon, no? So, kanina, Lone Ruid, diba? Oo. Nag- pinapalawak niya na yung hero pool niya ngayon. Yes. Grabe naman. Grabe naman yung galawan ni Skadelicious doon, no? Pa-shoutout naman, Pats! Shoutout sa'yo. So, ito naman si player. Ginugulo lang dito yung ano ni Palos. Oo nga. Harassment lang. Mm-hmm. Again. Medyo makatay, mga sir. And mid lane naman, lumalaman dito sa lane natin si Nasjo. 10, 11 and 4 against 6 and 1 itong si Mark. Yes, and 2 minutes and still wala pa rin namang first blood. Tama. So, ito po. Uy, pero wait lang po. Ayan yung eye sharp block. Skadelicious but a bing with that nice impale, mga sir. Yes, delaying that firefly. Kasi medyo matagal din yung cooldown yun, di ba? Oo, matagal din. So, 34 seconds. So far, Skadelicious, ang ganda nung ginagawa niya dito para hindi nga siya ma-punish dito sa lanes natin. Si Yaha nga, wala na siyang mana pang spam ng sticky napalm niya dyan. And also, Firefly. And gagawin ni Skadelicious dito, itatake niya yung opportunity na alam niya na wala nang pang spam ng sticky napalm dito yung Bat Rider. Ayun na nga. May impale available si Abeng dito. Tignan natin, Jules lumalaban with the tag team. Pero may manga pala, mga sir. Pero impale magkoconnect. And I think, yeah, delikado. Mamamatay nga dito sa top lane. And si Abeng, kailangan mag-ingat. Pero yun lang, Toskar. Wala na siyang mana dito. Yeah, so medyo na late yung pag-pop niya na kanyang Firefly and may sustain dun si Next Assassin with that magic stick. Uy, mali yata yung pinutol mong puno dyan, pre. Run nga dun, mabibigyan din si Palos. Kailangan pa mag-ingat dito sa baba. Grabe naman si Rappi dun. Oo nga. So yan yung kailangan gawin talaga ng Centaur. Maging aggressive sa lane unlike kanina sa game 1, ba? Diba? And so far, again, Neon Esports, sila na naman yung lumalamang sa early game natin. So, 2-0. And si Mark naman dito, ito lang yung magandang lanes, I mean lane, ng SGD. Okay. Yung mid lane lagi. Talagang natatalo ni Jonas, si Mark, sa lane. Katulad ng game number 1 din. So, wait lang. Si Skadelicious dito. Sino makakauna sa invincibility rune? Ayun, binasag na lang ni Pac. Pero sakto, may bote na siya, oh. Sayang. So, hindi masyadong malayo dun si Mark. Hindi niya na kayang ilibog. Oo. Si Palos dito din, nahihirapan sa baba. Yun lang, naispatan pa nga siya dyan. Pero may waveform siya dito. Mataas ba, player? May telekinesis available. Pero alam niya na nakapag attribute shift na yung morphling dyan. Hindi na naigugo si Palos. Rotation coming from Jules sa mid lane. On point na on point. Yung Ice Shard. He will fall down dyan sa mid lane. Yes, and ang gandang rotation dito para kay Jules na makalamang ng sobra dito si Nasjo. Oo. And bounty runes nga, Neon Esports. Nakakuha na ba nila? Ayan, so 4 bounty runes nga. Secured by Neon dyan. And napa-infuse raindrop na dito si Outworld Devourer, mga sir.
Pero wait lang. Uy, si Yaha. Delikado pa rin talaga dito sa top lane. Kala ko, lalamang na dito yung Batrider. Oo nga eh. Medyo mahirap pa rin kasi nga range tong si, ano eh, yung carry dito ng Neon. Oo. And the next assassin, which is medyo tanky din. Pero sa baba! Yun lang. Palos. Hindi na na-anticipate yung chain stun dun ng both teams. Pero dito, tingnan natin if Bill will connect. Plus the mana burn, makatingaya against Intelligent Zero. Yun lang! Yung Illusory Orb, hindi nag-connect dito kay Abeng. And the Spike Carapace, makakaligtas nga yung next assassin dyan. Yun lang. Medyo hindi pumapabor sa Sterling Global Dragons yung mga pangyayari, mga sir. Yes, and though meron sila ditong one score, lamang naman yung ano eh, yung mid nila, which is yung pack. Kailangan lang siguro mag-rotate dito ng mag-roam, pack. No? Mag-roam, oh, mag-roam. Mag-roam. So, ito naman, Rappi and Playhard so far. Pinapahirapan talaga nila itong Morphling. Nagtawag na nga ng backup dyan. Nandyan na si Anastasia, si Ron. Magpupul siya dyan. So, top lane naman, napabayaan na si Skadelicious dito, mga sir. Naku, mga free farm na naman si Skadi. Nasa siya, ayan na. So, tingnan natin yung lineups dito, pero Palos. Ito talaga, kailangan makabawi nitong si Palos, mga sir. 1 and 3 na nga tayo, 2,000. Yung lamang ng Neon Esports while on the top lane naman. Abeng again. What a nice words. Pero uy, nandito pala si Skadelicious yan. What a spike carapace dito kay Abeng. Pero ang gandang oil. Nasjo, nandito na. Skadelicious yung mabibigyan. And followed by Abeng. So dalawang heroes agad. And sa baba naman si Anastasia. Yun lang, Rappi killing spree na dito. Ganda nga nang ginawa din ni Nasjo na roam, di ba? So, tiyaha muntik na siya mamatay eh. Pero with that Firefly, yun yung tumulong na mapatay dito yung Weaver. Ganda rin yung Spike Carapace ni Abeng eh, no? Sayang, eh, nandun na yung pack. So, Skadelicious, yung next item will be Power Threads. Tama ba? Threads. Baliktad na, no? Binaliktad na. Yes. So, binalik na ulit siya sa dati. Gloves of Haze. Nasjo naman. May double damage sa kanyang bote. Pwede pa siyang mag-rotate sa baba if gusto niya. So, sobrang ganda nga ng lanes ng pack dyan against kay Mark. Kanina pa itong game number 1 eh, no? Nakakalamang talaga si Nasjo. Uy, pero top lane pala. Skadelicious, ayan na nga yung sinasabi natin. Uy, sakit. Kayang isolo kill ng Batrider itong Weaver. And meron pa nga sentry wards dyan sa top lane. So, kinumit niya din yung lasso. So, yun yung kailangan talaga dito ni Yahe. Yung lasso para ma-lockdown itong Weaver. Pero ayan na, si Jules. Esep ng Pinas. Ang gandang impale. Plus the Hex, Palos will get the kill. And nakakuha at last si Palos doon sa baba. 5 and 4 na tayo. Di katulad kanina. Sobrang one-sided ng game number 1 natin. So finally dito medyo lamang na yung SGD. Medyo pumapalag na, no? Mm-hmm. Pumapalag na yung SGD dyan. Medyo maganda rin kasi yung draft nila dito. Ay, yun lang. Na-reward agad ni Abeng yun. Bilis ah. Bilis naman nun. Kakalapag pa lang ni Jules. Na-reward agad. Na-ispatan din kasi siya dito eh, no? Umangat dito. So, sayang naman yun. Pero ayan na, Skadelicious, todo farm lang siya dito. And the same goes for Palos. Ayan na nga. Anong next item ni Palos dito? Uy, yun lang. Di na ulit natin na-ispatan yun. SGD, the rotation. Pero si Jules, nakakulong dito. Abeng, the impale will connect. Saktong-sakto sa banga. And tila natin. May ice shard yun lang! Mali! Kamali yung dapat magkamali. And Jules nga ang return kill dyan. So, ayun na naman. Yung bangayan dito ni Yaha and also Skadelicious. Pero mid lane na naman! Yun lang.
Nasjo solo kill, pero ayun Stampede. Alam niya na walang illusory orb, pero Jules to the rescue dito sa mid lane. Di nga ma-go-go yan. So Rappi popping up that Stampede, walang follow up. And yung back dito ni Jules sa mid. So hindi naman na makapapatay talaga ng center yun. Si player dito sobrang tapang. Mga sir, ayun na nga si Abeng with the Vendetta. Pwede niyang ma-burst dito si Palos. Uy, yun lang! Ang gandang impil naman nun! Okay. And si Palos pa nga yata, delikado, pero waveform out. Nakuha nga ni player dyan. Grabe naman. So, since alam talaga dito ng Nini Spurs na wala silang sight, itong SGD dito sa bottom lane, kayang-kayang lumikod ng ano eh, ng Rubik. Oo, wala nga silang entry dito sa baba. And si Abeng dito, so far, ang ganda ng mga ginagawa niya. TP out by Palos. So successful. Ngayon dito, kukunin na nila yung baba. Retaliate nga. Oo, so trade lang. Magta-trade ata sila ng towers dito. Pero si Abeng, nice patan dito. Ayun na nga siya. Nasa harapan niya pa si Jules. Talungiro, magko-commit kay Abeng. I mean, apat pala. Pati si Nasjo, nandun din. Grabe. Uy, pero saan ka pupunta? Sabi dito ni Nasjo na kuha ni Playard yung coil. Na counter coil nandyan. And hindi makakapag-go dito yung SGD. What a play by Playard. Grabe naman yung Rubik niya dun. Gandang pang delay nun, ha? Oo. Yeah. Hindi na nakapasok yung side ng SGD eh, no? Oh, ang ganda sana ng coil farm pack. Kaso wala nga silang pang side dun. And malayo pa yung teammates niya eh. Oo, oy, pero may na-ex dito. Si Ska Delicious. Tingnan natin, nahahabol si Jules. Pero medyo delikado na yan para sa kanila. Ayan na nga, Firefly committed by Yaha. Pero wala pa siyang pang-initiate. Nagagawan lang sa Crips. Pero top lane nga, Abeng and Mark. So, pinamit doon yung ano, sanity sa Crips. Oo, pero Rappi, ayan na nga yung Stampede. Hindi aabot yun lang. And ano ulit nakakuha ni Mark? Eye Shard. Grabe naman mag grabe naman mag-Rubik dito si Playard. Oo nga. Pero so far dikit lang naman itong laban natin in the early game dito sa game 2 natin. Oo. Sobrang dikit. Di katulad nung game 1, no? Talagang one-sided. Oo. Sa sign na Neon. Oo, 17 minutes lang ata, 'di ba? Oo, grabe. Tinapos agad ng Neon Esports, pero at least ngayon nakakabawi na yung SGD. And tingin ko magiging long game time. Medyo long game. Medyo lang. Dahil meron dyang Weaver and Morphling. Medium game lang. Medium game. So, ayun nga. Layard going for either lens. Rappi nga dyan. May dagger na dito, mga sir. So, pwede na siyang mag-initiate. Oo, sakto. Pero Abeng, nice pa time with the sentry wards dyan. Yun lang. Medyo na late yung Lion doon, pero nandiyan si Jules. Na natin, may detection ba? Itong si Tuskar, wala. In tier 1 bottom tower, nabasag na nga ni Rappi dyan. So, Abeng, kumukulit lang. Mga sir, uy, alam ka dyan, boy! Pero walang panghuli yung side ng SGD. Firefly committed by Yaha. Pero Abeng, nasan ka? Ayun. Grabe magtago eh. Sabi, nagtatago lang sa 3 line. So, 1-0 pa lang ni Unisports and game 2 na tayo. Yes, dito. Game 2 pa lang po. Ito si center, may ano, may booster. May booster sa likod. So, tingnan natin. Uy, pero speaking of center, ayan nga, go-go na siya dito ng SGD. That burst, grabe. Apat yung nag-commit doon, mga sir. So, good pick-off para sa SGD. And lamang naman sila dito ng 2 kills. Yun yung maganda dito sa game 2 natin. And yung gold lead advantage, di naman nagkakalayo. 1,000 lang naman para dito sa Neon. Si Abeng. Uy, yun lang! Nakasnipe pa nga ng courier. Dito si Abeng. Grabe. And kailangan mag-def dito ng SGD sa top lane. Ang tanong, makapag-def ba sila dyan? Ayan na nga si Jules. Yung timelapse, ginumit na ni Skadelicious dito. Pero nandiyan yung Astral Imprisonment.
What a play coming from Mark. Grabe namang save yun. Naligtas niya pa yung naghihingalong si Weaver. Hindi, sunog na yan, no? Oo, oh, patay talaga. Kung sa pub game, hindi mangyayari yung gano'n eh. Oo, bahala ka dyan, sasabihin ng OD eh, no? Sa pub game. Pero Palos naman dito, ayan, nakaabawi na si Palos, ha? Going for Dragonlance. And the Mark naman, kaya na, mga sir. Meron pa nga Midas. Yes, and ang medyo nakatakot dito is sa Neon. Sunod-sunod yung net worth ng, ano, ng four heroes nila. Ito si Abing, oh. Naghahanap lang na ma-scout. Oo, and syempre, sip-sip lang ng experience. Oo. Ayun nga, pwede niya i-go to if ever, kaso nga lang, malayo yung kanyang mga kampe. Drums of Endurance kay Batrider dito si Palos. Oh, delegado to, mga sir. Oo nga. Pwede niya i-go to, pero nandyan. Si, ay, yun lang! Nakapag-pop ng Sentry Wards, pero nandyan na si Rappi. Blink in agad dito kay Lion, mamamatay, pero Abing. Yung return kill dyan, Astro, delegado na, telekinis pa nga siya dyan ni Playyard. He will fall down, Palos, trying to fight back, pero nandyan na si Mark. And the Stampede coming from Rappi, plus the Hammer coming from Mark. Dealings preform the Outworld Devourer, si Jules pa. Sumama na sa hukay, mga sir. That starter from Nyx Assassin. Sa malapit pa sa shrine and that blink in sa first tower dito ni Rappi. Grabe naman yun. Plus si Jules pa, sumama na sa hukay, mga sir. Nag-snowball na doon sa creeps. Sabihin niyo, kunin niyo na ako. Grabe naman maglaro tong Neon. Palag-palag, mga sir. And mainly nga, tingnan mo naman si player, nangungulit lang. At nakakuha pa nga ng consolation doon. Lion yung mamamatay. And sa top lane, grabe naman yung Neon Esports dito. Naku, si Mark nag-online na. Unstoppable na nga. Oo. Grabe maglaro yung Neon Esports against the newly formed SGD. Yung roster nila, no? Newly formed. So, chemistry. Yun ang hinaharap natin. So, kailangan pa nilang makabawi ng konti pa. Nasjo, the blink out. Makapag-blink out lang. Pero Jules, delegado dito. Kailangan mag-ingat and Palos. Talagang kailangan niya bumawi ng farm dito. So far, sobrang hirap niya. Mataas pa yung network ng center where runner sa kanya. Oo nga. Na post 3 ng kabila. And Abing, grabe yung ginagawa ni Abing dito, ah. Sobrang yung presence niya around the map. Talaga mapapansin mo, pero ayun na yung coil. Delegado yata dito si Abing. Kailangan na tumakas. Yun na nga, naging abo na. Grabe. And yung wards niya naman dito, sobrang worth it naman. Oo, and medyo napagal lang yung spike carapace. Oo. So, ito si Skadelicious din. Nakamidas na, mga sir. So, kung sabi ng Neon dito, kung gusto niyo ng farming game, lalabanan namin kayo. Meron ng Midas dito yung dalawang cores ng Neon Esports. Grabe, payaman, no? Payaman talaga. And SGD, ayun na nga. So, top lane, pero ayun na si Rappi. With the blink in you, yung impale. Hindi tumama. Pero na dyan yung Stampede, Nastyo, may V-Ship, pero enough yung burst ni Rappi dyan. Sinampal ng palakol, mga sir. And na-corner dun si Nastyo. Wala rin kasi silang sight dito sa top map. And sa baba, Skadelicious at mag-post tayo saglit. Mark, uy. DC. Nag-DC pa, mga sir. So, chill muna tayo. CR break muna daw, sabi ni Mark. So, good afternoon ulit sa inyo dyan. Mga nanonood. And later, abangan nyo yung Lupon Community League. Dito pa rin sa channel natin. That's right. Mamaya na yan. Casted by Boss Salo, Kuya Nick, and si Kike. Sarap. Sarap. Yan. Sobrang sarap. Kaya bago nyo panoorin yan, mga sir, kumain na kayo. Nangangamoy 2-0.
Pwede. Sobrang lakas na Neon Esports. Ngayong patch, dispatch, mga sir. And SGD, bagong timpla, mga sir. Nandyan nga si Jules, nandyan si Palos, na dating Execration. Nandyan din si Yaha, na dating ding Execration, di ba? Yep. Pero ayan, nice pa tayo si Skadelicious dito. Easy burst by SGD. Palos will get that kill. So finally ngayon, nakikita na natin yung chemistry dito ng SGD. And kailangan talaga ni Palos, di ba, ng item. Unti-unti na nakakabawi itong SGD natin. But in terms of objectives, kita mo naman yan. Buhay na buhay pa yung tier 1 dito na Neon. Oo nga. Pwede pa next game, di ba? So, tingnan natin. Si Jules dito. Pumipwesto lang mga sir, but abeng again, the presence of the next assassin, hindi mawawala yan. May pera, may sentry. And hindi sila, napapansin ko, hindi sila kumukuha ng Roshan. Ayaw nilang mag-Roshan kahit nasa kanila na yung advantage dyan. So pick-offs ang habol nila dito and medyo play safe sila eh. Kasi ang hirap talaga lang pag nagkakontestan sa Roshan. Uy, yun lang. Si Mark Delegado dito. Yun yung lasso. Plus the finger of death. Sinuntok pa sa panga. Patay si Mark. Unstoppable streak pa yung OD doon. Yes, so nag-group up na tong SGD. Yun yung maganda ngayon second game. Oh. And tingnan natin. Wala nga yung OD 36 seconds. Rappi naman dito sa top lane. Kumukuha na ng towers. Si Abeng, ayan, Urn of Shadows na mga sir. Playhard naman, going for the Blink Dagger. Sobrang bilis din ng item ni Playhard eh, no? Oo naman. Skadelicious naman, Maelstrom na. Straight for the BKB. Etong si Weaver. Pero rapid dito, wala nga lang katulong si Jules. Yun lang, naagaw pa yung Ice Shard niya dyan. And si Abeng, kita mo naman yan, no? Grabe, lumilikod pa. Grabe naman si Abeng dito. And tingnan natin, may ginugo dito si Jules, pero wala eh, talagang delegado for the side of SGD dito. Pero na-deny ng Batrider yan. Yun lang, naispatan si Abeng dito sa high ground. Natulak pa nga, yun lang, di naputol yung coil, pero Abeng, mamamatay pa rin siya dyan. So, 14-14, score natin. Skadelicious naman, medyo malayo pa saan yung BKB. Si Mark naman, ayan, Yasha and Kaya na. BKB na din yung next item. So, medyo malapit na rin. Oo, medyo mahirapan na yung SGD dito ha. Pag nakapag-BKB na, yung 2 cores ng Neon Esports. Dahil burst damage nga. And Morphling, wala pa siyang gaanong damage. No, normal attack damage para makapatay dito sa Neon Esports. Yes, I think kailangan talaga makapag-BKB agad ni Palos dyan para mga palag-palag naman. Oo. Ito na nga, BKB na nga yata. Ayun na, BKB na nga si Palos, mga nice. Sir. And sakto-sakto, mga sir, madi-deliver yung BKB niya dito and may balak yung Neon sa kanya. And ito naman, na-ice patan dito yung dalawang heroes ng SGD Playyard. Alam niya na may delegado. So, 14 and 14 tayo. Pero yung Goldie advantage nasa Neon. Palos! Delegado! Pero may BKB dito. Yung Morphling. Pero top lane, Playyard. Mapapatay niya yung Lion dyan. And Abeng naman yung return kill dito ng SGD. Sa top lane, may dagger na ba siya? Meron na mga sir, ayan na nga yung lasso dito kay Mark. Wala pang BKB. Si Mark dito, TP out, pero the use coming from Nasjo. Patay si Outworld Devourer dun. Grabe naman yung tipihan dito ng SGD. And nag-online na sila, unti-unti. Ang ganda na ginagawa nila, no? Oo. Talagang nagro-roam na agad sila sa mapa. Pero yun lang, yung mapa pa nila, medyo maliit pa yan.
Nakakuha lang sila ng pickups kasi nag-overcommit tong Neon sa kanila. Medyo closed yung map nila dito. Oh, dahil nga sa mga tier 1 top tier 1 towers ng Neon. So ito nga next assassin going for the vendetta dito. Tingnan natin, Nasjo, walang sentry wards around the map. Ayun, nakuha yung bounty runes. Grabe, ang bilis ng kamay ni Nasjo dun. Oh. Yan, mag-aaganim siya. Oh, kasi ganun. Alam niya, mag-BKB itong ano, ini niya. Eh. Magandang pick-off, no? Oh. Para kay Pak. So, ato, may smoke ba? Na magaganap? Wala, wala pa silang smoke dyan. And baba naman Neon Esports, kumukuha lang ng farming dito. Ayun na, BKB na nga yung Weaver, mga sir. Shoutouts ulit again sa inyo lahat dyan. Neon Esports versus SGD. Yes, and sa tatlong course naman dito ng Neon Esports, nasa top na ng net worth natin. Pero ay na, ni yun, magde-defend na sila dito sa mid lane. Pero yeah, nice patan again si player dyan. And go-go na nila yung Rubik, mga sir. Easy first down dito kay Rubik na finger of death na nga. And BKB coming from Palos, medyo delegado. But up feed si Mark, si Palos delegado, wala nang BKB dito. Ayun na nga, the coil is there. Pero si Ron, mamamatay. Mark, buhay na buhay pa dito. Hindi pa niya pinapop yung BKB niya dyan. Yun lang, nakapag-face shift dito yung pop plus the blink out. Pero ang gandang illusory orb dyan sa kabila. Pero Rappi, alam niya kung saan siya pupunta. Nas Joel Paul. Walang bakas. And Mark, meron pa siyang sanity eclipse dyan. And pwedeng-pwede na mag-roshan dito yung Neon, ha? Yes, and ang daming skills na na-reserve dito sa Neon. And yung triple coil dito ni Nasjo, eh. Sayang na late. Wala nang follow-up masyado. Plus the BKB, oh. Grabe mag-conserve ng BKB charges tong si Mark, no? Mm-hmm. And si Ron na naman again! Patay yung Lion dito, naglalakbay. Medyo delikado kasi dito, eh. Sa map ng ano, eh. Sa map nila. Oo, kasi dami, oh. Ang dami nilang aggressive words, eh. Dami CCTV, mga sir. Talagang spot on ka dyan. Mm-hmm. Ayan, nabuti na lang si Palos hindi na ano doon, namatay. Oo, si Palos. Pero Mark dito, meron pa siyang 10 seconds. BKB. Lion daw, king of the jungle. Oo, tama ka dyan. Ayan, Roshan nga. Ayan na, kinukuha na dito ng Neon Esports. Walang kaalam-alam dito yung SGD. Wala silang vision doon sa mid. Grabe! Ayan, huli ka tuloy, boy! Patay si Abeng. Pero yun lang, nakapag-tie time siya doon para makakuha yung Aegis dito. Oh, ang gandang distraction, no? Mm-hmm. Distraction. Ay! Ari ka yata, Anastasia! Ron na naman! King of the jungle nga, no? Wala eh. Talagang delikado na siyang mag-wards-wards dyan eh. Oh, and the advantage, nasa Neon na nga ngayong mid-game natin. 28 minutes. And I am po, si Ron po yung gumagamit nun Lion. Siya po yung gumagamit po ng Lion. Si Ron. Pangalan niya po dito is Anastasia. So, Mark with the double damage dyan. Uy, si Nasjo, ah. Delikado dito, mga sir. Ay na nga, napping na dito. Naku, na-delay po yung aganims niya. Uy, yun lang. Yung Blade of Alacrity niya nandun sa ano, manok. Naku, 3 minutes wala. Oo nga, no, napatay niya ni Abing, no? Grabe naman mag-dota tong Neon. Oo, dotang-dota, mga sir. Skadelicious nga, ang dami ng item dito. Uy, defusal pa nga dyan. Grabe yung Weaver. Grabe, no? Dami item. Paano mo papatayin itong Weaver, no? Help niyan. And tier 2 nga, baba. Kinukuha na dyan ng Neon Esports. Shoutout sa inyo lahat dyan. Mamaya na nga yung community league natin, mga sir. After this series. Ay, mamaya palang 7. Yes.
So top lane, Rappi trying to defend itong tier 1 top tower niya, pero dito nga sa baba kinukuha na dito ng Neon Esports tong Barracks. Ang layo pa ng sangga niya dyan. It's dito Delegado mga sir, ang kate na damage ni Mark, pero the coil, sino yung nakakuha? Impale yung nakakuha ni Playard, but 6 degrees of separation, patay na nga siya dyan. Rappi yun lang, medyo na late dito. Niles pa nga yung center, does the impale will connect? Pero yung spike carapace kay Jules, nandiyan na si Palos, ang gandang impale plus the Imperial Blade, and yung hila dito niya na astral pa nga mga sir, kaulungkutan para sa sign ng SGD. And buybacks, kinukumit na dito mga sir, tier 3 bottom tower, gusto nang kunin ng Neons, the spike carapace again, Nasjo, patay na naman dito. Yung snowball nandyan, dinamay na si Lion. Pero yung blink out nandyan, ang katay ng damage is ka-delicious dito. Jules, kailangan niya mag-defend. Si Palos, wala nang magawa. And wala namang buyback dito yung Batrider. Ayan na naman, the Sanity's Eclipse. Pero, ang katay, wala na talaga silang magawa dito. SGD, unstoppable by ka-delicious. Barracks dito sa baba, open na for Neon Esports. Grabe naman itong Neon, 19k yung kalamangan mga sir. And anong pwede nilang gawin? Palos nga dito, kailangan niyang gumawa ng miracle move. Meron siyang Ethereal Blade dyan, pero hindi enough yung burst damage, the BKBs are there. Palos trying to fight back, wala na siyang magagawa dito. Pero may waveform out in 1 second. 1 second lang pala. And nakapag-convert dyan. Ayan na, si Nasjo dito. Yung coil, magkoconnect. Pero naagaw na naman ni player dyan. The coil, on to 2 dito sa sign ng SGD. And plus the impale pa nga. Aganda, Mark free hitting dito. Yung snowball magkoconnect kay Rappi. Pero ang tanong, mamamatay si Jules. Wala nang buyback. Nandiyan yung Ethereal Blade, pero yung ano yun? Echo Shell? Ano? Lotus Orb? Nakaluto-luto na tayo. Pero yun na nga, grabe mga sir. Ayan ang palabasin tong SGD. Ayan na, sira Mark dito, Delegado. Wala siyang meron siyang buyback, pero mamamatay nga siya. So yun lang, medyo nag-overcommit si Mark doon. Pero go again dito yung SGD. Tingnan natin, sobrang kunat ni ka-delicious. Yung impale hindi nga magkoconnect dyan. And magbaback na muna yung Neon Esports. Grabe naman yung execution ng Neon Esports doon. And yung Aegis ba napap niya? Napap ni ka-delicious. Sobrang sulit. So 2 lanes na nakuha nila dito. Na mega nila. Oo. Grabe, hindi makagalang yung SGD. Hindi man lang makapag-initiate na maayos. Wala nga sila nga. Enough na damage dyan. And Palos pa nga, nag-go siya ng Ethereal Blade. Kita mo naman, parang walang damage. Oo, wala talaga eh. Diba, nag-jump in siya kanina. Pero walang damage eh. Hirap eh. Kung nag-right-click, ano na lang siya dito, tingin mo? Right-click build. Tingin mo makapalagpa, no? Kasi ang kukunat din ng heroes dito ng Neon. May pipe na nga dito sa center. May BKBs pa yung 2 cores ng Neon Esports. Yes. So, tingnan natin kung paano ba makakabawi itong SGD. Ayan, naspatan pa nga yung wards na dyan. Pero yun, Palos, nabasag niya yung sense dun. And I think dito sa Weaver ni ka-delicious, napakagandang item choice yung Midas. Kasi yun yung nagdala dito sa kanya ngayon eh. Tingnan mo, ang dami niyang item. Dami niyang item, no? Midas is the new Weaver ngayon. And also Play Yard, yung mga Dream Coil niya, grabe. Oo, yung mga spell steal niya, di ba? Daming nagagawa sa teamfight. So, it's a matter of time para mag-push again yung Neon dito sa top lane. Gusto na nilang kunin to. Ayan na nga yung smoke dito ng SGD. Na-try daw nila lumikod. Tignan natin, maiispatan si Mark na naka-haze rune. Ayan na. Ayan na, si ka-delicious.
Uy, nakaamoy. Medyo play safe lang ng konti. Oo, medyo fishy daw, sabi dito ni Skadelicious. And Jules, meron siyang dagger. Uy, napop na yung Firefly, pero... Ay, nasirabi yan! Nasirabi, mga sir! The Warrior's Punch! Uy, sinong inatak, mga sir? Yun lang, the telekinesis is again coming from Playard! Naku! And yung call dito, wala nang magagawa dyan. Easy burst down dito yung puck. Wala din buyback. Yung two cores ng SGD. Palos, trying to fight back, pero wala siyang damage. Again, the burst plus the disables dito ng Neon Esports plus the hammer. Patay si Palos. Buyback committed for Morphling, pero GG has been called dito sa SGD. Grabe naman. Yung jump in doon ni Yahai, no? Sa apat, eh, na telekinesis siya. Hindi siya nakapag-lasso. Oo, grabe yung... Mali yung talon niya, eh. Sayang, no? Kablinkin niya, angat agad, no? Oh, and sayang kasi si Palos ang dami niya na ring item eh. Nakakahabol na siya. But ito nga si Skadelicious with the Weaver, hindi niya masyadong kaya sa team fight. Kahit na medyo nakalaban-laban tong ano, SGD. Pumalag. Kaya lang sunod-sunod yung advantage dito ng Neon Esports starting with that Aegis. At na-dominate na yung map. Grabe yung Neon Esports. And Sterling Global Dragons nga malalaglag sa lower bracket. Yes. And the Neon Esports mag-a-advance sila dito sa Rampage series XBet. Oh, tama. Yes. So abangan niyo lang mamaya yung Lupon Community League and yung Lupon Female League natin dito lang. Diba? Yes. So magdabalik muna kami, mga sir. Huwag kayong aalis diyan.